Our scripture text in the book of Psalms chapter 95 verses 1 to 6, it says, O come, let us sing unto the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms. For the Lord is a great God, and a great King above all gods. In his hands are the deep places of the earth. The strength of the hills is his also. The sea is his, and he made it, and his hand formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. God bless upon the reading of his holy word. Mga kapatid sa Panginoon, handa po natin ang ating puso at isipan sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Tayo muna ay sumandaling manalangin. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong katapatan, kabutihan sa aming mga buhay. Salamat sa patnubay at gabay, sa mabuting kalusugan, sa pag-iingat sa aming mga hanap buhay. Kaya ang tunay na ang papuri at pagpapasalamat ay sa inyo lamang, Panginoon. And also, as we continue, inihiling namin, Panginoon, ang inyong tagapagsalita. Siya po ay patnubayan-gabayan niyo po. Puspusin mo po siya ng inyong banal na espiritu upang ang inyong mensahe ay makarating sa bawat isa, Panginoon, na ito ay magbigay ng kalakasan sa aming spiritual na buhay. Ganon din, magbigay ng encouragement, challenge sa bawat isa, Panginoon, kung paano namin ibahagi ang inyong salita. And also, as we continue, Panginoon, we pray, Panginoon, sa multimedia team, kayo pong mag-ingat, kayo pong patnubay, pag-abay, Panginoon, upang ang inyong mensahe makarating sa iba't ibang dako, Panginoon. Hindi lamang dito sa local, bagkus ganun din sa international, Panginoon. Upang ang sino mang maabot nito, Panginoon, ay magkaroon ng lakas sa kanilang spiritual na pamumuhay at ganun din magbigay ng kaligtasan sa sino mang wala pang kaligtasan, Panginoon, about sa eternal na buhay, Panginoon. Kaya sa araw na ito, sa aming pagpapatuloy, ikaw pa rin, Panginoon, ang aming Diyos na siyang binabalikan namin ng kapurihan at pinapasalamatan sa lahat ng aspito. In Jesus' name we pray. Amen.
Shall we look to the Lord in prayer as we worship Him this hour? Our great God and loving Heavenly Father, Lord, we humbly come before Your presence this evening hour with praises and thanksgiving in our hearts. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na Iyong ginawa sa aming buhay. Pinupuri ka namin, Panginoon, for the wonderful works that You have done and for Thy wonderful thoughts toward us. As David said, Lord, truly we can never number them all. At ang magagawa po namin, Panginoon, sa buhay na ito is to declare the wonderful works You have done, not only in Your creation, but most especially in the lives of Your people. Thank You, Lord, for answering our prayers, even the individual prayers of Your people, the prayers of parents as they raise their children and build a godly home, the prayers of the church for her ministries, and we thank You, Lord, for helping the brethren to truly love and support the mission's work. As we have always been praying, O Lord, na nawa patuloy na sumagana ang gawaing pangmisyon. Salamat sa masaganang financial support ng iyong mga anak. Forgive us, O Lord, because there are times we have failed You. There are times we have done the things we should have not done. And there are times we have not done the things we could have done. Lord, thank You for Your forgiveness. Bigyan kami ng kalakasan, Panginoon, sa aming pagpapatuloy na paglilingkod sa Inyo. Continue to give us wisdom that we may walk in obedience to You and to Your will. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang ministries ng First Baptist Church of Pildira, most especially the missions and soul winning ministries. We pray for more home Bible studies. Salamat sa mga Bible study na nabuksan. We pray, Lord, for more Bible study leaders, sapagkat alam namin, Panginoon, na sa mga panahong ito, kailangang tumibay ang mga mananampalataya by reaching the brethren in their homes dahil po sa restrictions pa rin na nararanasan namin because of the pandemic. We pray for the church mission goal in 2030 that there will be 3 churches planted and organized, at sila rin po, Panginoon, ay maging missionary-minded churches. Prepare, Lord, the workers for this mission's work. Hindi po namin alam, Panginoon, napakalawak ng anihin, Panginoon, kakaunti ang manggagawa, pero Ikaw, Panginoon, ang magkakaloob ng manggagawa. We pray for the mission's work in Papua New Guinea, for Pastor Gilyergan and his wife. Your blessings, Your power, Your protection be upon them. As they serve You in that place, more people will come to the saving grace of the Lord Jesus Christ. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang kanilang teaching ministry sa Bible school where pastors and missionaries are being trained. Thank You, Lord, for the love of the brethren for missions, for the pledges in missions financial support. And thank You, Lord, for those who continue to pray for missions. Alam namin, Panginoon, na hindi lamang kami dapat manalangin para sa aming pangangailangan, kundi manalangin kami para matupad at maganap ang Iyong kalooban. The Great Commission be fulfilled, reaching out to more people through the preaching of the gospel, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and teaching them to observe all things that You have commanded us. Patuloy kaming dumadalangin, Panginoon, that our unsaved loved ones also will come to the saving grace of the Lord Jesus Christ. Gamitin mo kami, Panginoon, bilang bearers of the gospel to our loved ones. At gumamit ka pa rin, Panginoon, ng kahit ibang mga tao para sila ay maabot, lalong-lalo na ang mga malayo sa amin. Lord, we pray for Brother Rico as he preached tonight. Bless him and use him mightily, that Your will be done, especially as You work in the lives of fathers. Sa mga panahong ito, Panginoon, ay kailangan ng mga fathers ng encouragement dahil malaking responsibilidad ang
pinagkaloob mo sa kanila. We pray, Lord, that you'll talk to every heart and may everyone will be responsive to your word and to your will. Bless every part of this evening's worship service and may your name be honored and glorified in the midst of your people today. Because we pray all these things with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Why would you, the God of greatness, simply love someone like me? And how could you, so pure and perfect, know my faults yet meet my needs? I never know or understand just what you see in me. My mind is amazed to think your plan includes me for eternity. It must be love. It must be love. In spite of who I am, you still came to where I was. Although my life is torn and scarred, there's room for me inside your heart. I find no other reason but this one. It must be love. You keep turning my curses into blessings. That's your love and nothing else. Forgiving my sin and then forgetting. That's your love and nothing else. If I could give my everything, it wouldn't be enough. For every good and perfect gift is more than I deserve. It must be love. It must be love. In spite of who I am, you still came to where I was. Although my life is torn and scarred, there's room for me inside your heart. I find no other reason but this one. First Baptist Church of Pildira, mga kapatiran dyan sa First Baptist Church of Pildira. Purihin ang Panginoon na muli pinagkalooban tayo ng pagkakataon na mapagbulay-bulayan ng salita ng Panginoon. In line sa, ano natin, sa 2022 na theme natin, firm on the truth, strong in the faith, abounding in service. At ang key verse natin ay matatagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58.
At ganun din sa March and April team natin, 2022, declare God's wonderful works. At ito naman ang text natin, matatagpuan natin sa Psalm 40 verse 5. Pinagkalooban ako ng topic ngayon ito sa ating seeker service na God's wonderful work on a father. At bago sa lahat, manalangin tayo. Gracious God and Heavenly Father, thank you Lord sa hapon ito. Thank you sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin na sa hapon ito mapagabulay-bulay kami ng iyong salita. At dalangin namin, Panginoon, na hindi lamang maging mabuting tagapakinig kami, kundi tagasunod ng iyong salita. O Lord, gabayan mo kami, bawat isa sa amin, Panginoon, ang Banal na Espiritu ang siyang kumilos upang sa hapon ito maunawaan namin ang iyong salita. Maraming salamat, O Lord. In Jesus' name, Amen. Yung pinaka-objective natin dito sa pag-aaral natin sa hapon ito, ay una, to learn that fatherhood is a privilege that is bestowed unto us by God to set the direction of their children, diligently training them to embrace the ways of our God. Pangalawa, to remind its father that their children will learn from their instruction as well as their demonstration. Yes, no? At pangatlo, to encourage fathers to be faithful in their calling because it is also about building great future to their children. Yung text natin ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 18, verse 18 to 19. Basahin ko ito sa inyo in NIV version. Sundan na lang nyo na yung mga mata at kung may mga Bible kayo, buksan na lang ninyo. Genesis 18, verse 18. Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. 19. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him, to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham's what he has promised him. And also in Proverbs chapter 22 verse 6, at sinasabi dito, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Yes, no? Dito sa introduction natin, sinasabi, we as a church firmly believe that from the teaching of the Bible, all fathers matter very much to God as well as their families. No? Yan ang ano natin, yan, no? Na talagang ang mga ama ay mahalaga sa harapan ng Panginoon kasama ang pamilya nito. We also affirm that God's designed fathers to be one of His primary instrument in shaping the children in every generation. Yan, no? Ginagamit talaga yung ama. Yan, no? Mga ama sa ating tahanan. Ito, I believe that time and again, we need to find opportunities to reinforce this truth with all our fathers. Huh? Yan. Mayroong statistic dito, no? Sa Amerika, yung sinasabi dito. It is truly tragic that in America today, fatherlessness has become one of the greatest social evils. The most recent statistic shows that nearly 40% of all American children do not live with their fathers. Nakakalungkot ito, no? 40%, malaki ito. Halos kalahati ng mga kabataan sa Amerika hindi namumuhay na kasama yung kanilang ama. Before they reach age 18, bago dumating ang age 18, more than half of all U.S. children will spend
a significant part of their childhood living apart from their fathers. Yan. Kaya sabi ng isang sociologist nito, many sociologists believe that it is the principal cause for many social problems. Yes. Maraming mga problema sa kapaligiran, social problems like poverty, yung kahirapan, juvenile delinquency, teen pregnancy, domestic violence, and more. We need to be alarmed by all of this and pray that God will intervene, bringing revival to the hearts of our fathers. Napakalaki, no? Isipin mo, 40% ng mga kabataan ay hindi nakatira sa kanila ang mga ama. With all of this in mind, it would be appropriate to focus on the subject of the calling of fatherhood. No? At yan ang maging title ng message natin sa gabing ito, the calling of fatherhood, no? Pagiging ama. Since being a father is a divine appointment and sacred calling, we want to discover from the Bible God's expectation for a father. No? Mayroong expectation ang Diyos sa mga ama ng tahanan. No? Hindi lang basta lang naging ama, kundi ang Diyos ay nilagay ng Diyos, ano? Sabi nga doon, being a father is a divine appointment and sacred calling. No? Pag sinabing appointment, no? Itinalaga at tinawag, no? Dito sa key verse natin in Genesis chapter 18 verse 18 to 19, ang context nito, the context is Abraham being chosen by God to be the father of the great Jewish nation, no? It is evident in verse 19 that of all the people, Abraham was the one chosen by God for this very privileged position. Huh? Di ba napakarami naman mga tao? Bakit na si Abraham talaga ang pinili ng Diyos? No? I am putting a lot of emphasis on that word chosen. No? Yung word na chosen dito. Because I want to drive across the truth that no one really becomes a father by accident. No? Walang ama na parang naging ama lang by accident, kundi ito ay itinalaga talaga ng Panginoon. It is a privilege given by God. No? Ang pagiging ama ay isang privilegio. No? Hindi lang basta-basta na ang tayo naging ama tayo dahil lang minsan aksidente lang. Oo. Ngunit sabi nga dito, it is a privilege given by God. Sabi nga dito, the Bible clearly declares that children are gifts from God, no? Yan. Bakit kinaano nito, no? Children are gifts, no? In Psalm 127 verse 3, sabi dito, sons are a heritage from the Lord. Children are a reward from Him, no? Pag sinasabi na, yun ang nais talaga. That exactly how God wants us to see our children, no? Dapat makita natin ang ating mga anak na ganyan, no? No? Na, the word heritage is another word for inheritance, pamana, inheritance ito. Pag sinasabi nating heritage. In other words, they are God's precious treasures being entrusted to us. Yung mga bata na yan, nandyan yan. Ipinagkatiwala ito ng Diyos sa atin, ng ating Panginoon sa atin, para alagaan natin. God has given them to us in order to enrich our life, para pagyamanin din ang buhay natin. No? Siyempre, malungkot din ang buhay natin pag wala yung mga bata. No? Kaya dapat, bilang pamana sa atin, alagaan natin sila. Tayo ang may responsibilidad upang hubugin kung paano sila lumaki, no? At kung paano sila mabuhay sa mundong ito. Tayo, binigay sa atin ang pagkakataon, ang pribileyo ng Diyos na
alagaan ito, no? Sikapin natin na lumaki ang mga kabataan ito na may takot sa Diyos. Yes, no? Kaya sabi, children are gifts from God. Kung tingnan natin, I know many would disagree with this perspective, di ba? Iba talaga, marami mga tao na siguro hindi rin sasang-ayon dito. Somehow, these are people in our society who see children as burdens rather than blessing. Di ba? Nakikita ng iba ng kabataan ay burdens, pabigat, no? Rather than blessing. Hindi din na nakita na ito ibinigay sa atin upang maging pagpapala sa atin. Pamana sa atin ito ng Panginoon. A reward, no? If some of you have the tendency to think this way, sa gabing ito, sa hapon ito, I pray to God that our perception will change and that you would see fatherhood as a special calling from God, no? Makita natin na ang pagiging ama ay isang special calling galing sa ating Diyos. No? Kaya dito, along with this enormous privilege are some specific expectation, di ba? May expectation ng ating Panginoon na ating Diyos sa atin bilang ama, malaki ang expectation ng ating Diyos sa atin. Una, verse 19 ng text natin, Genesis 18, verse 19. At saka yung Proverbs 22, verse 6, no? Anong sinasabi dito? For I have chosen him so that he will direct his children, and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just. No? More than the father's responsibility to provide his physical and material needs of his children, God has given him the task to set the direction of their lives. Tayo ang mag-set bilang magulang, bilang ama, tayo ang mag-set ng direksyon ng kanilang buhay. No? Sa atin inatang yung responsibilidad na yun na para ayusin, no? Iset, no? Yung kanilang buhay, direksyon ng kanilang buhay. Kaya tingnan natin, ano? Without a doubt, children enter in life completely dependent upon the direction their parents provide to them, di ba? Ang mga bata, mula sa umaasa lang sa magulang talaga to, no? Sa direksyon na ibibigay ng kanilang mga magulang. Kung tingnan natin dito, no, sa text natin, sa anong sinasabi, when you consider our text, fathers are specifically given this privilege, no? Binigay ito sa ama ang pribileyo nito. Kaya yung verse dito na yung sinasabi, the verse literally uses the word direct, no? Anong ibig sabihin ng direct? It suggesting guiding and leading. Ang responsibilidad na nabigay sa ama ay i-guide ang mga bata nito sa paglaki nila, no? Ililid sila sa tamang landas, no? Na hindi sila mapariwara at hindi mapalayo sa Panginoon, no? Yan ang responsibilidad, yung pribileyo na binigay sa atin ng Panginoon. Alagaan natin, i-guide natin, at i-lead natin yung mga kabataan nito sa kanilang mga buhay. Di ba? Yes. Wala nang ibang binigyan pa ng responsibilidad ng ganito sa paghubog sa mga bata niya, kundi yung ama. Yan. Kaya sabi nga natin ganyan, ha? Special calling ito, eh. At ang Diyos ay may expectation dito sa lahat ng mga ama. Dito, may binigay ng mga pointers dito how fathers can accomplish the task effectively. Huh? Una, A,
determine the target. Diba? Dapat may target tayo. I-determine natin kung anong target natin. Hindi lang yung suntok sa buwan eh. Dapat may tudlain tayo na nakikita na dapat nating gawin. Ano? Sabi nga doon, our text clearly identifies the way of the Lord as the right path that the Father need to lead their children unto. Yan. Doon sa verse 19 kanina, sabi doon, sabi nga doon, so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing, no? Yan sinasabi, to keep the way of the Lord, no? Yan sinasabi nga. Dapat na, iano natin sila, no? Yung dapat na lakarin nilang landas ay yung the way of the Lord. Hindi ko ano pa mga landas na dapat nilatakin. Dapat doon natin i-guide yung kabataan ito sa paglaki nila, sa paghubog natin sa kanila. Ito ay responsibilidad ng isang ama, no? Also, God stated that this is the right and just way. Di ba? Sinasabi doon sa last part ng verse 19, sabi niya, to keep the way of the Lord by doing what is right and just. No? Turuan na sila natin ng gumawa ng tama at matuwid. In Proverbs 22:6, King Solomon refers this way as the way our children should go. Diba? Proverbs 22:6, sabi niya, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Ano? Ito ang sabi ni Haring Solomon sa Proverbs 22:6. This the way of the way our children should go. Dapat ito ang landas na tatahakin ng ating mga anak. I hope all of us are aware that not all the way are right, di ba? Akala natin kuminsan, hindi dapat alam natin na hindi lahat ng daanan ay tama, di ba? At sinasabi ng Biblia 'yan. Kuminsan nga marinig tayo mga magulang magsabi na ay hindi ako ang nakakalam kung anong tama na para sa anak ko. Di ba? Ngunit sinasabi ng Biblia na hindi lahat ng daan ay tama. Sabi nga doon sa Proverbs 14:12, there's a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Diba? Kapamakan ang sa dulo. Akala natin tama yung tinatahak nila. Akala natin tama yung tinuturo natin sila. Ngunit, sa katotohanan ay hindi. No? May mga daan na hindi tama. There's a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. No? Kapahamakan. Kaya dito, no? The truth is that we cannot rely on ourselves to always know the best way in life. No? Hindi tayo makapag-rely sa sarili natin na alam natin ang lahat ng mga tama sa buhay. Why? Because of our sinful nature. Hindi, maski ligtas na tayo, maski Christian na tayo, dito pa rin tayo sa katawan nito, sinful nature. No? And our natural tendency is to go against that which is right and just. No? Natural tendency natin to na kunsan lumihis doon sa katotohanan sa tamang landas. No? Ngunit, fortunately, God has revealed us what is right and just through His Word. No? Purihin ng Panginoon sa Kanyang salita na ini-provide niya na yung tamang landas para sa atin, no? Sa pamagitan ng Kanyang salita. Kaya, fathers need to be familiar with the Bible. Dapat tayo mga magulang ay familiar tayo. Tayo mga ama ay familiar tayo sa salita ng Panginoon, ang Biblia. If they intend to teach their children about it, no? Kung gusto nating turuan ang ating mga anak, dapat ang ituturo natin, ibig sabihin, biblikal ang ituturo natin, hindi yung sarili nating kaalaman. Kasi, yun nga sinasabi kanina sa Proverbs 14:12, there's a way that seems right to a man, but the end it leads to death. Kamamakan. Akala natin kuminsan tama eh. Hindi pala. Kaya dapat mag-rely tayo sa
salita ng Panginoon. Ang Biblia lamang ang magbigay sa atin ng katotohanan at tamang landas na dapat tahakin at ituro natin sa ating mga anak, no? Dito, no, this reminds me of what the Lord has impressed upon the Israelites before they entered the promised land, di ba? Nung bago sila pumasok sa lupang pangako, di ba? Inano sa kanila ni Moses. In Deuteronomy chapter 4, verse 5 to 6, anong sabi doon? Sabi niya doon, "See, I have taught you decrees and laws as the Lord my God commanded me, so that you may follow them in the land you are entering to take possession of it." No? Bago nila i-possess yung lupang pangako. Sa ano sabi siya? "Observe them carefully." No? Sundin ninyo na ito maayos. No? Maayos. "For this will show you wisdom and understanding to the nation who will hear about all these decrees and say, surely this great nation is wise and understanding people." No? Na makita ng mga tao, no, ng bansang papasokan nila na pag narinig yung ano, sasabihin sa kanila na surely this great nation is wise and understanding people. No? Bakit naging wise and understanding people sila? Sabi nga dito, in other words, the word of God will make them wise and great nation. Diba? Bakit naging wise sila at naging great nation? Because of the word of God. Yung sinusunod nila yung salita ng Panginoon. Ganun din tayo, di ba? Diyan. Ganun din mga naging wise, ano? Fathers, let's not miss this. Do we want, no? Itong ano dito, ano sa atin, tanong sa atin. Do we want to help our children become wise and eventually become great? Nice ba natin na ang mga anak natin ay maging wise? Hindi maging wise la in their own konsehyo, no? Yung kaalaman nila. They need to know and live out God's word in their lives. Ang sabi, pamuhay nila yung salita ng Panginoon sa kanilang buhay. At anong papel ng mga manggulang dito? We need to help them learn and love God through His Word. Matuto silang mahalin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Pangalawa, B, diligently train. No? Matyagang pagti-training. No? Another idea that the fathers need to emphasize as the founder upon their responsibility is training of their children. Diba? Yung kung paano iti-train yung kanilang mga anak. Dito ginamit ni King Solomon, yung specific. King Solomon uses this specific word in Proverbs 26 to, anong word do? To train. Sabi ka doon, to train is more than just imparting information to them. Hindi lang ito yung sabi na parang mag-seminar ka lang na sige, makinig lang kayo dyan o ano. Kaminsan nga, mapapansin mo sa mga seminar eh. Nakatulog na pala yung mga tao doon. No? Hindi nila nakuha yung tamang ano. Kaya sabi nga, to train is more than just imparting information to them. Training means drilling, disciplining, and practicing. No? Sa barko, mayroon kailagang ano sila, yung laging ang mga crew doon ay nagdi-drill, may drill sila talaga. Halimbawa, fire drill. Yung halimbawa, collision. Halimbawa, magkaroon ng collision ba? No? Anong gagawin mo? Di ba? Lagi sila may training, ganyan, may drill sila talaga. At kailangan mag-participate yung bawat isa doon. At ang pag magbigay nga ako, bago sumampa nga yung mga tripulante, inaano ko sila, no? Yung pinagsasabihan ko sila, o
na sabi ko, yung pag may drill doon sa barko, dapat na mag-participate kayo. Kasi sa isipin ninyo na ito ay tama, ano na talaga, yung actual na pangyayari na. Kasi pag sinabi nyo, pag akala nyo na biro-biro lang ito, pagdating ng oras, magpapanik na kayo, hindi nyo alam ang gagawin mo. Ganon din sa kababataan ito. Hindi lang basta-basta na pagsabihan natin sila, eh, pangaralan natin sila sa salita lang, kundi talagang kung may mali, disiplinahin talaga, no? Practice, no? Kumbaga, so, hands-on talaga sila doon sa ginagawa nila. Training includes the development of behavior. Dapat na yung pag-uungali nila, no? I-develop natin ang pag-uungali na, and that becomes embedded habits in their lives of our children. Talagang dito na sa ano, parang naging buhay na nila yan, yung ginagawa nila, yung tinuturo natin sa kanila, no? Yung pag-detrain natin sa kanila. Kaya nga sabi nga doon, there is a maxim, no? Yung kasabihan, sabi nga doon, sow a thought, reap an action, ano? Sow an action, reap a habit. Naging habit na yun pag ituro ano mo sila, no? Sow a habit, reap a character. Naging buhay na nila yun. Sow a character, reap a destiny, no? Yan ang maging patutunguhan nila sa buhay nila. This is the very reason why we have to train, no? We would like to ensure that the right destiny of our children. Diba? Hindi lang basta-basta na tinitrain natin sila para kunwari tinuturuan din natin sila, no? Ngunit dapat na ma-ensure natin ang tamang landasin na kanilang pupuntahan, no? Of course, training never an easy task, no? Yung pagtitraining, hindi imano eh. Hindi madali, mahirap, di ba? We have to see to it that we do this diligently. Matyaga talaga, no? Yung pagtitraining natin. Kaya, when the Israelites were commanded to train their children in loving the Lord, it is evident that diligence was expected. Hindi lang basta-basta na papyaw-apyaw na tuturuan mo sila, no? In Deuteronomy 6, chapter 6, verse 6 to 9, sabi, basahin ko sa inyo, these commandments that I give to you today are to be upon your hearts. Talagang iano sa puso nila, no? Itanim talaga sa puso nila, no? Impress them on your children. Ha? Sabi nga doon, talk about them when you sit at home. Maski doon lang kayo sa tetahanan nyo, dapat na usapin nyo sila, no? I-share mo sa kanila yung ganito, kung gaano kabuti ang Panginoon. And when you walk along the road, baski pa na naglalakad kung saan-saan kayo napunta dyan, di ba? Dapat na pinag-usapan ninyo ay tungkol sa Panginoon. When you lie down, matulog na kayo, and when you get up, bangon nyo, yun pa rin. Tie them in a symbol on your hand and bind them on your foreheads. No? Talagang ibig sabihin, laging ano, no? Walang humpay ito. Ibig sabihin, diligent nga ang pag-ano, matyaga na pagtuturo sa kabataan. Hindi pwede na, ay, tinuruan ko naman yan eh. Kahapon, sinabihan ko na yan. Di ba? Papiyaw-piyaw, hindi tulad. Talagang matyagang pagtuturo sa mga bata. Diba? Maski yung mga bata sa school, di ba? Pag hayaan mo lang mga bata,
kung hindi ka ang isang guro ay hindi matiyaga magtuturo, talagang hindi makukuha ng mga bata ito. Verse 9, sabi nga doon, write them on the door frames of your homes and on your gates. Ano? Di ba sa mga, ano, may mga signages? Bakit nilalagay yung mga signages na yan? Dapat, kasi, para laging paalala, ito paalala sa bawat isa na, halimbawa kung minsan, danger yan dyan. Huwag ka pumunta. No? Nilalagay yan doon, hindi lang basta-basta makita na, ay, may ano pala dyan, may kinakabit pala sila dyan sa lugar na yan. Hindi, paalala sa atin yan na dapat na mag-ingat tayo. Yung mga signages na yan. Diba? Sa mga safety signages na yan. Ganun din dito sa mga ano nito, pagtuturo natin dito sa kabataan. Matyaga, no? Fathers need to be intentional in training children to embrace the right direction in life. As early as possible, children need to be exposed to their direction so that as they get older, they will be committed to it. No? Habang bata, di ba? May kasabihan nga eh. Habang bata pa yung sanga, madali pa yung hutukin. Kung tumanda na yung sanga, pag hinutok mo yan, mababali na kasi matigas na. Kaya habang bata pa lang, turuan na kagad, ayusin na kagad, ititrain na kagad sila para maging kasama, ano na sa buhay nila. They will be committed to it. No? Kasama, ano na sa buhay nila. Diba? Tingnan mo yung sanga. Bata pa yung sanga. Kung saan mo man, ano yan, sasama yan eh. Ganun din mga bata. Hambang bata pa, dalhin mo sila sa tamang direksyon ng kanilang buhay. Yan ang expectation ng Diyos sa atin bilang ama. Yan. Mga ama. Pangalawa, show by demonstration. Verse 19 uli, di ba? Dito, going back to our main text, we need to highlight another expectation that God had for Abraham. He needed to lead by his own example. Dapat maging halimbawa yung kanyang buhay. No? Sabi nga dito, he will direct his children and his household after him. Diba? Siya ang maging modelo ang kanyang buhay doon sa kanyang mga anak. No? The praise of yung ibig sabihin ng ano, after him, says it. He cannot just tell his children and grandchildren where to go or what to do without doing it himself. Hindi mo pwede sabihin sa mga ano na, sige, ganun ang gawin nyo. Punta kayo doon, ganito ang gagawin ninyo. Hindi mo pwede sabihin lang sa mga bata yon na hindi mo naman ginagawa, di ba? Dapat ang buhay mo ay maging halimbawa sa kanila. Yan. This doesn't work being this doesn't work. Hindi talaga obra ito. Di ba? Bilang isang leader, dapat na, alibaba, pag sinabi mo na sa trabaho, hindi mo pwede sabihin sa kanila na, sige, gawin nyo yan. Hindi ibig sabihin, gawin natin ito. Ikaw ang manguna, maging halimbawa yung buhay mo. Being the leader, he is of greatest influence when he sets himself as a role model. No? Dapat maging ang buhay niya, mag-influensya ang buhay niya doon sa mga bilang isang modelo. No? Maging halimbawa yung buhay. Now speaking about demonstrating to children the right kind of life, I hope all the fathers will recognize, here recognize that this is not doing, going to happen if we are consistently absent from your children. No? Lagi kang wala, no? Hindi ka nakikita ng mga bata. Lumalaki sila na parang walang ama. Diba?
Laging absent ka. Yung sabi nga na, absentee father. Your presence is absolutely crucial for their growth and well-being. No? Sa paglaki nila, kailangan nila yung isang ama. Sa akin naman, talagang naunawaan ko naman na lumaki ako kasi maaga pa namatay yung father ko. Lumaki na ako sa yung mga lagi ko kasama, yung mga tiyuhin ko na. Kasi halos sa 3-4 years old pa lang ako, namatay yung father ko. At least naunawaan ko naman na maski wala yung tatay ko, alam ko naman na namatay siya. Hindi yung alam naman nila na buhay yung tatay nila. Tapos, hindi rin nila nakikita kung saan-saan, di ba? Yun ang ibig sabihin doon. Being the leader, he is of the greatest influence when he sets himself as a role model. Yan. Kaya mahirap to, lagi minsan may sa sobrang paghanap natin ng ano, yung paghanap buhay, di ba? Nakaligtaan na natin yung duty natin para doon sa mga kabataan. Your presence is absolutely crucial for their growth and well-being. A report by Warren Mueller. Si Warren Mueller ay Christian ano to? Christian author ito, no? Revealed that when both parents attend church regularly, 72% of their children continue in faith, no? Malaki, no? 72%, hindi pa nga 100% eh, no? Nagpatuloy sa kanilang pananampalataya, 72%. Where only the father attends, that percentage drops to 55, halimbawa, tatay na lang, no? Yung nag-attend, 55, bababa ito sa 55%. But where only a mother attends, it's just 15%. Pag mother na lang, nanay na lang, bumababa pa ito sa 15% of percent, remains involved in the church. Diba? Nakakalungkot, no? Pag both parents, 70%. Pag father na lang, 55%. Pag mother na lang, 15%, no? Pababa ng pababa, no? Fathers, our children will never be more than who we are spiritually. They can never understand the value of going to church and loving the Lord with all their hearts if we are not going to be leaders, no? Pag hindi tayo, no? Hindi nila maunawaan ito kung paano yung sinasabi na mahalin ang Diyos ng buong puso. Yan. Kung hindi tayo naging lilid sa kanila. We have to be model, no? Maging modelo yung buhay natin sa mga anak natin. Mga ama. Dapat makita nila ang buhay natin na tayo rin mismo ay masunurin sa ating Panginoon. Yan. The Bible opens us the truth about the sins of fathers, di ba? Kasalanan, sins of fathers, no? It simply means that there are sins that fathers have committed that are repeated by their children as well, no? May kasalanan yung ano, mga ginagawa, no? Yung mga ama na inuulit din ng kanilang anak. Tulad ni Abraham, no? You see this with Abraham, who lied about his wife being his sister. Nagsinungaling siya nang tinanong siya na nang pumunta sila sa Egypt. Sabi niya, sister daw niya si Sarah. Kasi ayaw niya na baka patayin siya ng mga ano doon, mga Egyptian para kunin si Sarah, no? Ganon din kay ano, no? Lying became the sin of Isaac, yung anak niya, di ba? Nagsinungaling din si Isaac ng asawa niya si kay Rebecca. Sabi niya, kapatid din niya, no? Nang pumunta sila doon sa mga land of Philistine, no? Kaya bibilik, no? Sabi niya, kapatid din niya. Inulit din niya, sinungaling din, di ba?
The adultery of David was also seen in the larger scale in the life of Solomon, di ba? Yung ginawa ni David, no? Sa buhay ni Solomon, na ulit din. Mas malawak pa nga, ano? Nang pangyayari. Furthermore, the prophets constantly dealt with the sin of idolatry as it was being passed from one generation to the next, sometimes to the third and fourth generations. No? Sin of idolatry. No? Nauulit na ulit. Hindi lamang sa hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. No? Kaya, we need to be very careful with this kind of example. Kind of example. We are projecting before our children. Dapat na maging mga ingat tayo sa halimbawa na pinapakita natin sa ating mga anak. Even without telling them, they will imitate us. No? Nakikita lang nila. Hindi nga natin sinasabi sa kanila. Minsan may tanong mga kamay. Minsan sa labas may mga tinatanong na. Hindi ko pa sinasabi sa'yo ng gawin mo. Bakit ginagawa mo? Siyempre, nakikita nila sa buhay mo. Diba? Let's be more intentional in demonstrating to them what is meant to really love the Lord with all our hearts, mind, soul, and strength. They will never go wrong with such example. No? Maging intentional tayo sa pagturo sa kanila. Pag hindi, ano talaga, dapat makita nila ang buhay natin na sumusunod din tayo. Eh kung nakita nila na hindi naman pala tayo sumusunod ng maayos, di wala rin, di ba? Maging maling ehemplo ang buhay natin sa ating mga anak. At kung dyan, mano na lang natin, makita na lang natin na maling landas ng kanilang tinataha. No? Pangatlo, so destination, di ba? Tayo ang nag-asik ng destination nila, destiny nila, di ba? Verse 19, ano sabi dito? Lastly, considering the last part of verse 19, Abraham had to recognize that the fulfillment of God's promise to him and his children was conditioned on his faithfulness as a father. Di ba? Mapulfill lamang ang pamapromisa ng Panginoon kasi conditional ito eh, yung ano nito. Kung maging matapat siya, ganun ang mangyari na pagpalain siya, di ba? Condition is faithfulness as a father. Di ba? So that the Lord will bring, no? Anong sabi doon sa last part ng verse 19, sabi niya, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised to him. Di ba? Para gawin ng Panginoon ang kanyang promisa kay Abraham, no? Ano ba talaga ang promisa ni ng Diyos, no? God the Father kay Abraham. In Genesis 12:2-3, sabi niya, I will make you a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whosoever curses you, I will curse. And all people on earth will bless through you. Yan, no? Kita natin. Para matupad pa lang pangako ng Panginoon sa buhay ni Abraham, dapat na maging matapat na tatay si Abraham, no? Yan. God's promise to Abraham includes blessing him to the extent that he and his family would be great and prosperous. Diba? Maging masagana rin, great and prosperous ang kanyang pamilya. Then his family would become a channel of blessing to the entire world. This is such a great destiny for Abraham and his family. No? Tamo, napakagandang destiny para kay Abraham at kanyang buong pamilya, no? Pag naging matapat si Abraham bilang ama. As a father, the challenge for Abraham is to faithfully fulfill his paternal responsibilities. No? Faithfully fulfill his paternal responsibilities.
Every time He guides His children and grandchildren towards the right direction, every time He shows them how to honor the Lord in their lives, He is sowing unto destiny of His family. No? Dito, no? Makita na yung destiny ng kanyang pamilya. Habang ginagawa niya, hanggang naging matapat siya na pinofulfill yung responsibilidad niya bilang ama. No? Kaya tayo rin, ano? Likewise, every father should do the same. Di ba? Kung anong ginawa ni Abraham, naging sample ang buhay ni Abraham para doon, ano? Kita mo, naging great. Pati ang pamilya niya, pinagpapala. Di ba? Eh kung hindi siya sumundi, imbis na pagpapala yun, curse ang nangyayari sa buhay nila. Every father should do the same, no? We should all recognize that we are building great futures to our children if we faithfully fulfill our calling. Diba? If we are faithfully fulfill our calling, no? Ano natin to? We are building great futures for our children, no? Sabi nga doon, if we become careless and complacent, our children will reap hard and struggling futures. Diba? Yung anihin nila, kahirapan, no? Kita natin na lalaki sila, puro ko, pa, hanggang sa ano, parang walang di makaano, kahirapan pa rin, no? Struggling futures. Walang direksyon, no? Kaya ano dito, no? I'm sure none of us would want the latter for our children, no? Ayaw natin na struggling, no? Yung anihin nila yung kahirapan sa buhay nito. Tapos nagsastruggling. Struggle sila sa future nila, no? I believe most fathers would be willing to die for their children if they were confronted with such a choice. Let's not forget, all children need their fathers to be actively involved in their lives. No? Kailangan tayo ng mga batang ito, yung anak natin, sa paglaki nila. Kaya dapat nagampanan natin na maging matapat tayo sa pagganap ng tungkulin natin bilang ama sa mga kabataan ito na paglaki nila, sila rin mismo ay sumusunod sa ating Diyos. Huh? When we decide to get involved, we have to prioritize the three responsibilities we tackled, no? We studied. Una, we have to set the direction. Tayo ang gagabay sa kanila, no? Guide sila. Show by demonstration. Dapat ang buhay natin ay maging modelo nila. And so destination, no? Dapat na maayos, ano? Maging matapat tayo, i-fulfill natin para maging maayos din ang future nila sa darating na panahon. May God continue to bless all fathers. Let us pray. Father God in heaven, muli maraming salamat sa time and privilege na pinagkaloob mo sa amin na sa hapon ito nakapagbulay-bulay kami ng iyong salita. Thank you, Lord, na sa ginawa mo sa buhay ng mga ama, linagay mong ama para i-guide ang mga anak, para maging halimbawa ang buhay ng namin, Panginoon, at ganoon din kami ang mag-hubog sa kanila para gumanda ang kanilang future, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na sa pamagitan ng iyong salita, alam namin, Panginoon, yung sabi mo kanina, wala kaming ibang basihan kundi para i-guide sila kundi yung salita mo lamang. At kami rin po bilang mga ama, tulungan mo Panginoon na pamaging pamilyar din kami sa iyong mga salita sa Biblia Panginoon upang ang maituro namin sa kanila Panginoon yung tama, just and right way Panginoon, yung iyong salita Panginoon. Maraming salamat sa hapon ito Panginoon. Ito ang aming sinasama at pinalangin in Jesus' name. Amen.
Proverbs chapter 3, verses 9 to 10. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Brethren in the Lord, let us worship the Lord in our tithe and offerings. Our gracious mighty Father in heaven, maraming maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na ito na anumang mga bagay mayroon kami ay inyong pinagkatiwala. At sa aming pagbibigay, Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na may kagalakan dahil alam namin kayo po ay nagagalak sa mga taong nagbibigay na may kagalakan sa puso dahil alam namin na ang mga halagang malilikom ito ay para sa ikalalaganap ng inyong salita at ganun din sa ikalalago ng inyong iglesia. And we pray, Panginoon, patuloy na pagpalain niyo po ang bawat isa upang ang bawat isa ay maging kagamit-gamit sa inyong gawain, Panginoon, at maging daluyan ng inyong pagpapala. Kaya ang lahat ng kapurihan na may pagpapasalamat, pinabalik namin sa inyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, tagapagligtas. Amen.
Shall we look to the Lord in prayer as we close this evening's worship service? Dakilang Diyos, Ama naming mapagmahal, patuloy po kaming nagpupuri sa kadakilaan ng iyong pag-ibig sa amin, sa iyong kagandahang loob at kahabagan, at dakilang katapatan na sariwa bawat umaga. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ang gumagabay, kayo ang nag-iingat sa bawat isa sa amin. Kayo po, Panginoon, ang nagtakda ng aming hakbang bilang iyong mga anak upang humakbang kami na sumusunod sa inyong kalooban at hindi nakikiayon sa takbuhin ng sanglibutan ito. Salamat, Panginoon, sa maraming pagpapala na iyong pinagkaloob sa amin sa buong araw na ito, simula pa sa Sunday School, sa morning worship service, sa mga activities at ministries ngayong hapon and even for this evening's worship. Salamat, Panginoon, sa fellowship namin sa isa't isa, kahit po sa virtual fellowship namin sa mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan na sumasamba through online service. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang mga aralin na itinuro mo sa amin, nawa ay magkaroon ng puwang sa aming mga puso at magkaroon kami ng kagalakan na ito ay pamuhay namin sa bawat sandali ng aming buhay, sa bawat araw habang kami ay naghihintay sa iyong muling pagbabalik. As we close this evening service, Lord, we want to pray para sa lahat ng pagsisikap ng iyong mga anak sa buong isang linggong ito. Kami po muli ay haharap sa maraming mga hamon sa buhay, haharap sa mga problema at mga tukso ng sanglibutan ito. Dalangin po namin, Panginoon, ipagkaloob mo ang pagtatagumpay sa iyong mga anak at lalo pang magdingning ang aming buhay at makita ng mga tao ang aming mabubuting gawa, ang aming pagtatapat sa inyo at kanilang luwalhatiin ang aming Ama na nasa langit. We pray, Lord, for our government, most especially, Lord, our government officials, pagpalain mo ang aming Pangulo. We pray, Lord, for peace in the countryside. We pray, Lord, na pagpalain mo ang ekonomiya ng aming bansa at lalo't higit ang paghahanap buhay ng iyong mga anak. Ano man po, Panginoon, ang livelihood, the employment, business, ito, Panginoon, ay idinudulog namin sa iyong harapan at protection at pagpapala mo, Panginoon, ang ipagkaloob sa lahat ng pagsisikap ng iyong mga anak. Kahit po ang mga kapatiran naghahanap pa ng trabaho, inyo po silang pagkalooban, Panginoon, and open opportunities for them to find an employment or a job. Lord, alam po namin na sa huling panahon ay maraming mga kaguluhan ang aming maranasan, maraming mga iba't ibang kalamidad, alingaw-ngaw ng digmaan, and so we pray, Lord, na ipagkaloob mo ang kapayapaan sa nangyayari ngayon sa pagitan ng Russia and Ukraine. May peace prevail between these two countries. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang may akda ng lahat. In the last days, still your purpose will be accomplished. Help us to live with peace in our hearts and with the hope that you have given us na ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay mayroong katapusan. Tigit sa lahat, salamat sapagkat nangako ka na iyo kaming kukunin sa iyong muling pagbabalik at maging kasama mo magpakailanman. We are strangers and pilgrims on this earth. Our citizenship is in heaven. Continue to pray, Lord, for the leaders of the church, the parents, even the children, na bawat isa nawa, Panginoon, ay makita mong lumalago sa pananampalataya at matapat na naglilingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, sa mga kapatira mag-celebrate ng kanilang birthday today for Brother Rodel Magallanes. Hawakan mo po, Panginoon, ang kanyang buhay. Panimbalik mo ang dating kasiglahan sa paglilingkod sa inyo. At higit sa lahat, Panginoon, pagpapala mo
at biyaya mo ang maranasan niya upang sa ganun, Panginoon, ay ang kagalakan sa pagsunod sa inyo at pagtatapat sa inyo ay matagpuan sa kanyang buhay. We pray for Nanay Emma Angeles that you will bless her kahit sa kanyang edad, kalusugan at kalakasan ang ipagkaloob mo sa kanya. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng naganap na gawain ang iyong pagpapala sa mga gawaing ito, nawa ang siyang maranasan namin bilang iyong mga anak. At sa mga sandaling ito, Panginoon, aming idinadalangin na ang layunin ng aming mga puso ay nawa para sa iyong kaluwalhatian and for the accomplishment and the fulfillment of the Great Commission. Ngayon, sa aming Panginoon na nagmahal sa amin ng dakilang pag-ibig, sa aming Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa aming katubusan at muling babalik upang kami ay kukunin, sa banal na Espiritu na siyang aming gabay at nagbibigay ng kaaliwan sa amin, nawa ang kaluwalhatian at kapurihan, ang karangalan at kadakilaan at ang kapangyarihan ay sumakanya ngayon at magpakailanman. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you.